Magandang hapon, 12 Hours Solo. Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa posisyong papel. Wait lang, i-represent ko lang ang aking PowerPoint na inihanda para sa araw na ito. Ayan. So, Miss Cardanio, maaari mo bang basahin ang kahulugan ng posisyong papel at palawigin pa ito batay sa iyong sariling pagkakaintindi? Ang posisyong papel o position paper ay isang salaysay na naglalahad ng huro-huro hinggil sa isang paksa at karaniwang isinulat ng may akda o tumutukoy sa identidad, gaya ng isang partido politikal. Ang layunin ng posisyong papel ay mahikayat ang madla na ang pinaniniwalaan ay katanggap-tanggap at may katotohanan. Mahalagang may pakita ang ebidensya na magpapatotoo hinggil sa isyong pinaninindigan. Bati sa aking naunawaan, ito ay isang sulatin na naglalaman ng opinyon na maaaring maging salungat o hindi man sa nakasanayang paniniwala tungkol sa paksa. Sa posisyong papel din, makikita kung anong panig ang iyong kinikilingan. Ito ay nararapat na may ebidensya upang maging matibay ang iyong papel at mas mahikayat ang madla. Maraming salamat sa pagsagot, AB. So, ang posisyong papel ay may tatlong uri. Castillo, ano-ano ito? Ang unang uri po ng posisyong papel ay sa akademya kung saan nagbibigay ito ng daan upang talakayin ang mga paksa na walang eksperimentasyon at orihinal na pananaliksi. Ang ikalawa naman ay sa politika kung saan sinusuportahan o kinakatigan nila ang mga tiyak na mungkahi ng mga solusyong makakatulong sa kanila ngunit hindi sila umaabot sa pagpapatupad nito. At panghuli ay sa batas. Madalas na tinatawag ang posisyong papel na ito bilang aid memoir. Ang aid memoir ay isang memorandum na naglalahad ng mga maliliit na punto ng isang talakayan na ginagamit sa mga di-diplomatikong komunikasyon. Maraming salamat sa iyong pagsagot, Ms. Castillo. Ngayon naman, dumako naman tayo sa mga dapat isaalang-alang para sa mabisang pangangatwiran sa pagsulat ng posisyong papel. Ms. Hiccup, aari mo bang basahin ang nasa PowerPoint? Opo, sir. Ito po ay ang mga sumusunod. Ang una ay alamin at unawain ng mga paksang ipagmamatuwid. Pagpili ng paksa batay sa ating interes. Ang ikalawa naman po ay dapat magmaliwanag at tiyak ang pagmamatuwid. Ikatlo, marapat lamang din po na magkaroon nito ng sapat na katwiran at katibayang makapagpapatunay. Ikaapat, dapat ay may kaugnayan sa paksa ang mga katibayan at katwiran upang ito ay makapanghikayat. Kalima, pairali ng pagsaalang-alang ng katarungan at bukas na kaisipan sa paghahayag ng mga kaalamang ilalahad. At ang pinakahuli, tiyaking mapagkakatiwalaan ang mga ilalahad na katwiran. Tumpak Hiccup! Maraming salamat sa pagbabasa. May mga hakbang na kailangan isaalang-alang sa pagsulat ng posisyong papel. Ms. Harjolin, pakibasa ang mga hakbang sa pagsulat nito. Ang mga hakbang sa pagsulat ng posisyong papel ay: una, pumili ng paksa na napapanahon. Ikalawa, magsagawa ng panimulang pananaliksik hingil sa napiling paksa. Ikatlo, bumuo ng thesis statement o pahayag ng thesis. Ikaapat, subukin ang katibayan o kalakasan ng iyong pahayag ng thesis o posisyon. Ikalima, alamin ang lahat ng mga posibleng hamon na kakaharapin ng iyong paninindigan. Dapat harapin at kilalanin mo ang iyong posisyong papel, maging ang mga kasalungat na posisyon at gumamit ng mga kontra-argumento katulad ng datos, opinyon, estadistika at iba pa upang pahinain ng mga tindik nito. Ika-anim, magpatuloy sa pangangalap ng mga kakailangan ng ebidensya. Ika-pito, buuin ang balangkas ng iyong posisyong papel. Ayan, mabutit nabanggit mo lahat ang mga hakbang sa pagsulat ng posisyong papel. Sino ang magbobolontaryo sa pagbasa ng katangian ng mga posisyong papel? Sir, ako po. Yes, Miss Castillo.
Una, ang format nito ay narapat na maging formal pati na rin sa mga gagamiting termino at kinakailangan ding organisado ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya at may malakas na panimula. Kinakailangan din ipakilala ang issue at ang posisyon na pinaglalaban mo. Isa rin sa katangian nito ay ang pagkakaroon ng maikli ngunit may punto ng mga talata at mayroong pangsuportang detalye o ebidensya sa bawat argumento. Maraming salamat sa inyong pagbasa at pagkakasahulugan ng posisyong papel. Ngayon, upang lalo nyo pa itong maunawaan, ako ay mayroong hinandang halimbawa ng isang posisyong papel. Sino ang gustong magbasa nito? Sir, ako po. Gusto ko pong basahin ang teksto. Sige, Miss Harjoline. Maaari ka na magbasa. Posisyong papel. Unified ID System. Ang pamamahala sa bawat Pilipino ay isang malaking responsibilidad ng gobyerno. Ang kaagapay sa pamamahala ng Pangulo ay mga iba't ibang departamento sa pamamahagi ng mga tungkulin at mga kailangan gawin para sa pag-unlad ng ating bansa. Sa madaling salita, ay mas pinadali at mainam ang pagsagawa ng kanilang mga tungkulin, malaking tulong ang pagtatag ng Unified Identification System sa ating pang-araw-araw na mga gawain. Ayon sa Wikipedia, ang Unified ID System ay napakilala noong 2010 na naglayong gawin ang iba't ibang transaksyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na gamit ang isang card lamang at nakapaloob na din dito ang paggamit ito sa pagboto sa mga darating na eleksyon. Ang responsable sa pag-implementa nito ay ang Social Security System, Government Service Insurance System at ang PhilHealth. Ito ay nakapangalan sa House Bill 5060 na ipinasa ni Solly Belmonte Jr. na naglalayong makatulong sa anti-terrorism na kampanya. Sa panahon ngayon, malala na ang krimen kagaya ng droga, extrajudicial killings at terorismo. Ang UID ay makakatulong sa mga nabanggit na sitwasyon dahil makikita dito ang buong impormasyon ng isang tao sa pagsubaybay kapag sila man ay napabrilang sa mga iba't ibang gawain, masama man o hindi. Gamit ang isang card, dito mas mapapadali at maging mahusay ang transaksyon na may kinalaman sa mga pagpapatunay ng isang pagkakakilanlan ng isang tao. Sa pamamagitan nito, malalaman kung sino ang mga ilegal na imigrante na nanatili sa ating bansa. Ang mga tao na hindi nagbabayad ng tamang buwis ay malalaman ng mga nakakataas dahil sa tulong ng UID Elected Governance. Dito, hindi na kailangan na pag-isa-isahin dahil sa paggamit lamang ng isang card, mas simple at pinadali ang proseso ng mga papeles na nangangailangan ng pagkakakilanlan ng isang tao. Ang UID ay gumagamit ng biometrics kagaya ng fingerprints, handprints at DNA. Sa tulong nito, masisiguro na iisang tao lamang ang nagmamay-ari at gumagamit nito. Makikita sa UID ang pagkakaiba ng bawat tao gamit ang kanilang katangian at parte ng katawan, walang sino man ang pwedeng makagaya. Salamat, mahusay ang pagkakabasa. Ako ay may ilang katanungan patungkol sa binasa ni Miss Harjoline. Sino pa bang hindi ko natatawag dito? Miss Cardanio, ano ang nilalaman ng tekstong binasa kanina? Ang pagiging epektibo, maginhawa at kapaki-pakinabang ng UID system ay ang nilalaman ng tekstong binasa ni Binibining Harjoline. Ipinahayag dito kung gaano kalaking tulong ang UID sa paglutas ng mga krimen sapagkat naglalaman ito ng buong impormasyon ng isang tao. Nagpapakita rin dito ang mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Kaya ang tekstong ito ay hinihikayat ang gobyerno na magpatupad ng UID system. Mahusay! Maraming salamat sa pagsagot, Ms. Cardanio. Ang sunod naman ay anong bahagi ng teksto ang nagsasaad ng ebidensya? Patunayan ang sagot, Ms. Hiccup. Sa palagay ko po, sa katawang bahagi ng posisyong papel na isusulat ang mga katwiran at mga ebidensya. Sapagkat sa bandang ito po, na isusulat o nailalahad ang mga ideya at mga pantulong na pangungusap na nagpapatibay po sa bawat pahayag. Isa po ang ebidensya at mga katwiran sa nasabing mga pantulong na nagpapalakas po sa bawat pangungusap. Ayan,
Mahusay ang pagpapaliwanag at pagbasa ninyong lahat. Maraming salamat sa pakikiisa at laging tatandaan na ang mga posisyong papel ay mainam sa mga kontekstong nangangailangan ng detalyadong impormasyon upang lubos na maintindihan ang pananaw ng isa pang tao. Ayun lamang ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli.